Romano. Unang-una po sa lahat, maraming salamat. Isang karangalan na nandito ako sa harap ninyo at binigyan ninyo ng oras yung shared cause natin. Sinabi ni Kaado, very passionately, kung ano yung halimaw na Amerika, kung ano yung katraydoran nila, kung ano yung ugali nila na subject nila. Sila ang isang bansa na nananako at yung kanilang history, noon pa, ang kanilang track record ay nananakop na mga bansa at yung mga bansang yon ay hindi na nakakabangon. Irreversibly damaged ang mga bansa na yan. Syria, Afghanistan, Libya, what else? And then now Ukraine, no? At susunod na yan ay ang Pilipinas. Pero ibibintang ba natin ang Amerika? Siyempre hindi. Ang ibibintang natin dito, itong pangulong ito. Napakawalang kwenta, no? Kasi nung nagsimula siya, sinabi niya sa atin na itutuloy niya ang napakagandang foreign policy ng President Duterte, no? Isang pangulo na pinagkatiwalaan ng Pilipino mula pag-upo niya hanggang pagbaba niya hanggang wala na siya sa pwesto. Sinabi niya yon. Pero sinungaling pala itong drug addict na ito. Bakit siya nag-flip-flop? Bakit siya nagbago? Dahil ba naisip niya na mas maganda ito para sa Pilipinas? Hindi. Ang naririnig natin at nakikita ko na totoo ay ipinagpalit niya tayo para mahawakan ulit ng Marcos ang pera na ninakaw nila sa Pilipino. Napakawalang kwentang taong ito. Na nakita natin ngayon, therefore, nakita natin that this president is unfit to be president. Ang naalala ko noon, nung ako ay nagtrabaho kay PRRD, ang galing-galing talaga ng pangulo na to, napakahusay niya. Ilang beses, 5 beses siya inimbita ng mga Amerikano. 5 beses siyang hindi nagpunta. And all through his presidency, hindi siya nagpunta. No, and when you talk to him now, pag nakausap mo siya ngayon, recently nakasama ko siya, ang sabi niya, yung Balangiga bells, yung pagbalik niya, that was the proudest moment of my presidency. So this was a president that understood very clearly kung ano tayo bilang Pilipino. Kaya pag sinabi niya, nung speech niya sa, yung recently, no, na minura-mura niya itong mga dapat talagang imura ng mga drug addict na nasa Malacanang ngayon, sinabi niya, na gustong-gusto ko na sinabi niya, hindi ninyo kilala ang Pilipino. Hindi ninyo kilala yung ugali, yung puso, yung kaluluwa ng Pilipino. And number 2, sinabi niya, wala kayong alam. At nakikita na natin yon. This horror show of the Marcos presidency that unfolds before our very eyes every day. There's something that talagang meron siya talagang para tayo nanonood ng horror show, di ba? Ano ba to, president ba to? Yung drug bust na walang kwenta. So, anyway, nung si President Duterte nandyan, ang kwento dun sa Balangiga Bells na kinwento niya sa amin, yung CIA lumapit sa kanya. Basta yung Amerika lumapit sa kanya at sinabi, early on in his presidency, at sinabi sa kanya, mag-usap na tayo. Kasi sanay sila na tuta ang mga Philippine presidents, di ba? So, sinabi niya, oh, sige, basta ibalik niyo muna yung Balangiga Bells. I'm simplifying it. Balik niyo muna. So, bas mag-usap tayo pagkatapos. Nung binalik yung Balangiga Bells, bumalik ulit yung CIA, yung Amerika. Tapos sabi sa kanila, usap na tayo. O sige, next time. Pero he never sat with them. So this was a president that understood our sovereignty. So why am I talking about him? Kasi nakita ko din, nung siya'y nakaupo, napakaraming letters na dumadating from the OFWs na mula nung tumindig siya na mataas at matayog para sa Pilipino, kahit yung mga mapang-abuso nilang mga amo, naging mabait sa kanila at napakaganda ng trato ng mga amo nila, kahit yung mga sa airport, napaka-courteous, gano'n. So, ano mangyayari pag ganito ang ating Pangulo? Walang respeto ang bansa, ang bayan, ang buong mundo sa atin. At yan yung nakikita natin ngayon. I just want to say a short story. Meron akong maliit na farm sa Zambales. Napakatagal na every time we go there, but namin binili yung farm na yon? Kasi para sa mga apo namin, wala pa kaming apo.
nanganaginip lang kami. Mga anak namin, hindi pa kami binibigyan ng apo. Pero yun yung kung bakit namin binili. Tapos inipon namin yon. Tapos finally this year, pwede kami mag-build. Maligit lang na bahay, na kubo, ganon. And yet it's in Zambales. Diba? So, naiisip ko, ang mga buhay natin masisira, no, dahil sa gerang ito. All those things that we hold dear to us, mawawala. Kahit yung pagising natin sa umaga na nagkakape tayo ng tahimik, na kasi ganun yung routine ko, tatakbo ako, everything, all of this. At yung mga mahihirap, lalong hihirap ang buhay. At yung mga middle class, lalong masasadlak sa kahirapan. Pero itong pangulo na ito, wala talagang pakialam. Ipinagpalit talaga tayo para sa pera na nakaw ng bayan, no? Ninakaw ng mga Marcos. So, maraming salamat na nandito kayo kasi ang pinag-uusapan natin dito ay hindi lang yung sarili natin, although mahalaga yon na meron tayong mga pangarap at mga pangarap para sa mga anak natin. Pero ang ipinaglalaban natin dito ay hindi lang ang sarili natin, kung hindi ang bansa natin, ang mga anak natin, ang salinlahing Pilipino, ang mga maliliit na mga pangarap natin na hindi na matutuloy pag meron ng gera. Pero walang pakialam ang Bongbong Marcos dyan. So, this government would have you believe, kung napanood din nyo yung interview ng First Lady, no, horror show talaga siya. Kasi nakita natin, napaka-abusado ng mga ito. Iba ang tingin nila sa pwesto. Ang tingin nila sa pwesto ay lisensya para magnakaw sa Pilipino at gawin kung ano ang pwede nila, kahit na anong gusto nilang gawin. Naramdaman namin ni Erika na experience namin na kami ay inilagay sa detain kami illegally at arbitrarily ng Kongreso ni Martin Romualdez dahil kami ay nagtanong ng simpleng tanong na karapatan ng bawat Pilipino tanungin sa kanilang mga inihalal. Totoo ba, Martin Romualdez, na ang travel expenses mo ay 1.8 billion? At dahil dyan, kami ay dinetain. No, so nakita natin na ganito ang kalibre ng president natin at itong first lady na napanood natin. No, and they would have us believe na sila ang may kapangyarihan ngayon at kahit na ano ay pwede nilang gawin. Lahat ng kabalastugan, kababuyan, pwede nilang gawin sa harap natin. Hindi na nila tinatago yung Philippine Charity Sweepstakes. Nakakahiya. Statistically impossible. Impossible. Hindi pwedeng mangyari yung ganyang panalo na load better halos every week na dati nung panahon ni President Duterte umaabot ng buwan. Pero itong mga ito, ganito ang sinasabi nila sa atin. Oo, nagnanakaw ako. Kaya nyo ba akong i-stop? Hindi ninyo ako mapipigilan. Ito pa, oh. Nagnanakaw pa ako. Kaya nyo ba akong pigilin? Hindi ninyo ako kayang pigilin. Ganyan ang ginagawa ng Marcos administration sa atin. At itong gera na ito ay ganun din. Kaya nyo ba akong pigilin? So, sandali na lang yung oras natin dito. Ito lang yung gusto kong sabihin na natutunan ko. Dahil ako ay nagtrabaho sa isang pangulo na totoong nagsilbi sa bayan at totoong nagmamahal sa pinakamahihirap sa atin at sa kanya ko natutunan, huwag kang pumasok sa gobyerno kung hindi mo mahal ang mahihirap kasi ang mahihirap ang meron lang sila ay ang gobyerno. Opposite nitong president na ito na halos araw-araw merong party sa Malacanang pera ng taong bayan. At ano ba yung unang ginawa ni Lisa Marcos? Yung napakagandang bahay na presidential residence kung saan nakatira ang Pangulo sa Malacanang na kung saan minsan nagmi-meeting kami noon, dinemolish niya. Agad-agad, napakaganda si Leandro Locsin ang architect noon. At anong ginawa niya? Nag-build siya ng nagtayo sila ng apat na bahay doon para isa yung mga anak niya at mag-share sila ni Bongbong Marcos. Maraming ganyang kwento itong walang kwentang first lady na ito. No, so, at saka yung fireworks na yan, at yung party na yan, at yung fashion show na yan, pera ng taong bayan yan. At pag kayo ay nagpunta sa Malacanang, ang paligid dyan ay ang mga mahihirap. May squatters area dyan. Sa madaling salita, wala silang pakialam.
Wala silang pakialam na may marami na nakakakita sa kalabisan nila. So, ang natutunan ko sa pangulo na Pangulong Rodrigo Roa Duterte at pati na rin kanila Eric, mga former rebels at sa NTF-ELCAP, kung kaya't napadapa namin ang CBP-NPA-NDF ng panahon ni PRRD, ang totoong puwersa ng bayan ay kayo. Tayo, ang taong bayan. Thank you. Yung kapangyarihan na hawak nito mga abusadong ito, tayo ang nagbigay at tayo rin ang kukuha niyan. So, maraming salamat. Kung mahalin niyo ang Pilipinas, ayaw natin ng gera. At hindi na ito dapat matuloy pag kinuha natin yung kapangyarihan yan sa isang abusado at arrogante at corrupt na president. Yes! Thank you. Maraming